Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po si Ate Dech, Pastora Dech from Horizon Church and Ministries Singapore na dumadalaw sa inyong mga tahanan, nasaan man kayo ngayon. At nandito na naman po tayo sa ating midday refreshment from God's Word. Today is May 21 and pag-uusapan natin ngayon ang tungkol po sa isang lumpo na pinagaling po ng mga alagad ng Panginoong Jesus doon po sa isang tarangkahan or isa pong pintuan ng isang templo. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay mag-pray. Hingin natin ang pagsama ng Holy Spirit para po mas maintindihan natin ang atin pong pag-uusapan at ang atin pong mga puso ay maging handa na tumanggap ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kahit ano pa ang ating kalagayan, the Word of God is able to make a difference. Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we come before you, Lord. Panginoon, humihingi kami, Panginoon, ng refreshing wind of revelation, Lord. Ngayong hapon na ito, Panginoon, humihingi kami, Panginoon, ng malamig na simoy ng hangin ng kapahayagan, Lord, mula sa iyong salita by the power of your Holy Spirit. And we just entrust to you everything, Lord, na amin pong mapag-uusapan. At sa lahat, Panginoon, ay inaasa namin ito sa Holy Spirit. At ngayon pa lang, Lord, ay binabalik na namin sa inyong lahat ng kapurihan. Lahat po ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. So today po ay titingnan natin ito pong kwento dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 3 mula po verse 1 hanggang verse 9. And babasahin ko po ito doon po sa dalawang versions ng Bible. Yun pong Living Bible version, TLB, or yun pong at pangalawa po yung Ang Salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Unahin ko po yung the Living Bible version. Peter and John went to the temple one afternoon to take part in the 3 o'clock daily prayer meeting. As they approached the temple, they saw a man lame from birth, carried along the street and laid beside the temple gate, the one called Beautiful Gate, as was his custom every day. As Peter and John were passing by, he asked them for some money. They looked at him intently, and then Peter said, "Look here." The lame man looked at them eagerly, expecting a gift. But Peter said, "We don't have any money for you, but I'll give you something else. I command you in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Then Peter took the lame man by the hand and pulled him to his feet. And as he did, the man's feet and ankle bones were healed and strengthened so that he came up with a leap, stood there a moment, and began walking. Then, walking, leaping, and praising God, he went into the temple with them. When the people inside saw him walking and heard him praising God, praise God. And all the people inside saw him walking and heard him praising God. So dito naman po sa ang Salita ng Diyos, Contemporary Bible. Acts chapter 3, verses 1 through to 9. Gawa 3, 1 hanggang 9. Isang araw, bandang alas 3 ng hapon, pumunta si Pedro at si Juan sa templo. Oras noon ng pananalangin. Sa pintuan ng templo ay natinatawag na Maganda. Ang pangalan po ng pintuan ng templo ay Maganda. Or yung temple po ang tinatawag na Beautiful Temple. May isang taong lumpo mula ng ipinanganak. Araw-araw siyang dinadala roon para humingi ng limos sa mga taong pumapasok sa templo. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Tinitigan siya nina Pedro at Juan. Pagkatapos, sinabi ni Pedro sa kanya, "Tumingin ka sa amin." Tumingin ang lalaki sa kanila na naghihintay na malimusan. Pero sinabi ni Pedro sa kanya, "Wala akong pera, ngunit may ibibigay ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesu Kristo na taga-Nazaret, lumakad ka."
at hinawakan ni Pedro ang kanang kamay nito at pinatayo siya. Biglang lumakas ang kanyang mga paa at bukong-bukong. Tumayo siya agad at lumakad-lakad. Pagkatapos, sumama siya kina Pedro at Juan sa templo. Palakad-lakad at patalon-talon siyang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na lumalakad siya at nagpupuri sa Diyos. Praise God! Sa araw na ito po ay gusto ko lang po kayong ma-encourage once again. Lagi po nating layunin na ma-encourage po ang lahat ng nakikinig sa atin. And sa araw na ito, ganyan uli ang aking gustong mangyari, na kayo po ay magkaroon ng pag-asa. Magkaroon po kayo ng panibagong pananaw sa sitwasyon. Lahat po tayo ay nandito po sa isang kakaibang uri ng panahon. Sama-sama po tayo dito. Pero kung atin po itong susuriin mabuti, if we'll take a look at everything that's happening, makikita rin natin dito po na mayroon pa rin maganda ang nilayon ni Satanas, na papatay, kikitil ng buhay at magdadala ng gulo. Ang nilayon niya para sa ating kasamaan, para tayo po ay nakawan at patayin. Tinurn around ng Panginoon, inikot ng Panginoon, at maraming inaccomplish ang Lord na mabubuting bagay sa pamamagitan po nitong gawa ng kaaway na kasamaan. Halimbawa po, marami pong tao ngayon, nagkaroon sila ng panibagong priorities sa buhay. Dahil natuklasan nila, kaya naman pala nilang mabuhay nang hindi nagsa-shopping lagi, hindi laging nagsusugal, hindi nakakainom sa bar, hindi nakakagala sa kung saan-saan. Nabubuhay naman pala ang tao kahit wala yung mga bagay na yun. So unti-unti nagkakaroon sila ng alignment of proper priorities sa buhay. And then isa pa pong nakakabuti po sa panahon ngayon, nare-realize natin na kahit yung pamilya, pamilya lang, yung inner circle ng buhay mo, immediate family, lalo na yung mga nasa Pilipinas o sa ibang bansa na hindi po sila nangangamuhan sa loob ng tahanan ng iba, yung may mga sariling bahay at nandun sila sa sarili nilang bahay, nare-realize natin na talaga pong tayo ay ginawa ng Panginoon na maging kontento sa company o sa samahan ng pamilya, na hindi naman natin talaga kailangang ipagpalit ang pamilya or isipin na ang ibang tao ay mas kailangan kaysa sa pamilya. Tama naman po, nabubuhay tayo na nasa kalagitnaan ng isang community, pero talaga pong itinapat ng Panginoon sa panahong ito ang kanyang pagtuturo sa atin paano natin ma-appreciate ang ating families. At isa pa pong itinuro ng Panginoon sa atin, yun pong value po ng atin pong pananahimik at pagtutok sa Kanya, sa Panginoon. Dahil alam ko po na marami naman ding mga tao ngayon, sa panahon ngayon, na dahil nga po sa mga pangyayari, ay naalala nila ang Lord, naalala nila ang Diyos. So marami pong mga ginawa pong pagbabago sa buhay natin. Hindi lang sa personal, hindi lang sa kung saan tayo nakatira, kundi sa buong mundo. At ngayong araw nga po na to ay nakabasa po ako sa dyaryo. Today is May 21. Nabasa ko po sa news dito po sa Singapore, yung pong isa pong kaso, first time po na ang isa pong kaso ay sinentensyahan sa pamamagitan po ng isang Zoom, yung pong application na virtual po. Hindi po kayo magkakasama sa isang lugar, pero yun nga po, yung tinatawag nating virtual meeting, yung sa pamamagitan po ng Zoom, isa pong application na ginagather niya iba't ibang tao from different places, na para kayong nagmi-meeting pero sa online lang, sa internet lang. At first time po silang nagbaba ng desisyon online. Yung isa pong tao na magkaroon po ng kasalanan patungkol sa, I think, sa drugs, ay hinatulan po sa pamamagitan po ng video calling. Yung video call app na Zoom ang ginamit. At sinentensyahan po siya na sa pamamagitan ng video call, at remote po ang pagbaba ng kanyang punishment. Isa pong Malaysian national na
tumanggap po ng sentensya through Zoom. Siguro po a year ago, hindi natin ito maiisip na po pwedeng mangyari. Pero nangyari po ito at nangyayari pa po ito ngayon. So, what I mean is, talaga pong maraming binago po itong pangyayari natin ngayon. Pero balikan natin po yung ating teksto, yung mula doon sa Acts chapter 3. Kahit ano na po mga pangyayari sa paligid natin, itutok natin ang ating paningin sa Panginoon. Dahil ito pong pangyayari po dito na sila, si Pedro at si Juan ay nakasalubong ng isa pong taong lumpo. Mula pa nung ipinanganak ay lumpo na siya. At makikita natin dito kung ano lang po talaga pala ang pinaka-essential, pinaka-importante sa lahat. At ito po'y walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Na nakita natin dito na noong ang tao po ay tumingin sa kanila at humingi sa kanila ng limos, ang kanya po inaasahan po na matanggap, matatanggap ay barya-barya lang. Verse 3, sabi po dito sa Acts chapter 3, nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. And syempre po, ang mga limos po, hindi naman po hundreds of dollars ang ibinibigay sa mga nanghihingi, di po ba? Kadalasan po ay barya-barya. Pero at this point, makikita natin ang isang katuruan. Ano po? Sinabihan siya ni Pedro at ni Juan, tumingin ka sa amin, sabi nila. Wala kaming pera, wala kaming pilak, wala kaming ginto. Pero ang nasa amin, ibibigay namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesu Kristo na taga Nazareth, lumakad ka. Sa punto pong ito, ang tinutukoy po ni Pedro at ni Juan ay yung tinanggap po nilang kapangyarihan mula po sa Holy Spirit, mula po sa pagdating ng banal na Espiritu na ipinangako ng Panginoong Jesus sa kanila na darating pag siya ay aalis na. At ito pong kapangyarihan na ito, ang presensya ng Holy Spirit, ito po ang gumawa ng difference, ito po ang gumawa ng himala dito po sa kasaysayang ito ng lumpo. And kung siya man ay tumingin kila Peter and John na ang inaasahan ay barya lang, nagulat siya kasi hindi niya inaasahan sa araw na yon tatanggap na pala siya ng kanyang himala. Sabi po ng verse 7, hinawakan ni Pedro ang kanang kamay ng lumpo at pinatayo siya. Biglang lumakas ang kanyang mga paa at bukong-bukong, tumayo siya agad at lumakad-lakad. At pagkatapos, sumama siya kina Pedro at Juan sa loob ng templo, palakad-lakad at patalon-talon siyang nagpupuri sa Diyos. At nakita ito ng lahat, na siya ay lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Alam niyo po, kapag tayo po ay nasanay na sa kahirapan, nasanay na sa pamumroblema, nasanay na tayo sa laging kulang, napakahirap na minsan isipin na meron pang mas magandang sitwasyon or kalagayan na po pwede nating makamtan. Ngayon po, sinabi ko nga, nagbago po ang buong mundo, nagbago ang buhay, nagbago ang paraan ng pamumuhay dahil sa COVID-19. Pero huwag po tayong masanay na parang alipin tayo ng mga pangit na pangyayari. Huwag nating sayangin ang ating sariling pananaw na yun na lang natin, yun ganun na lang ang titingnan natin, na ipapako natin ang ating thoughts and ang ating hope doon sa ganito na lang. Parang napagod na tayo dahil ang tagal-tagal pang matapos nito. Parang tinanggap na lang natin araw-araw ganito, araw-araw walang certainty, walang katiyakan. Sinanay na natin ang sarili natin sa barya-barya. Hindi po dapat ganun. Bagamat totoo na binago ng COVID-19 ang buhay as we know it, ang mundo, ang palakad ng mga bagay-bagay. Pero hindi tayo dapat mawalan ng tamang pananaw. Hindi tayo dapat na umagos na lang kung saan tayo dalhin ng COVID-19. Dapat i-maintain natin yun pong sense of expectation, yung sense of excitement na hindi hanggang dito lang ang gagawin ng Diyos. Huwag tayong umasa lang sa barya-barya dahil nasanay na tayo. Katulad po nitong taong ito, ipinanganak siya na lumpo mula nung siya'y bata pa. So akala niya sa kanyang araw-araw na pagpapalimos, akala niya itong si Juan at si Pedro ay barya din lang ay bibigay sa kanya. Pero hindi niya alam, ito na yung araw na tatanggap siya ng napakalaking himala dahil siya po ay lalakad na. My friends, huwag po tayong masanay dito po sa parabang inaalipin tayo nitong COVID-19 na kung ano na lang ang ginagawa nito ay parang sunod na lang tayo ng sunod. Hindi po. Let us teach our hearts
our hearts to really hope and to really believe and expect ng hindi barya-barya, kundi himala mula po sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus at sa puso ng nananggaling sa Panginoong Hesus by the power of His Holy Spirit. Sabi po ni Juan at ni Pedro, silver and gold we have none, but such as we have, we give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Yan din po ang aking challenge sa ating lahat. Let us all rise up. Tumindig tayo. Tumayo tayo. Huwag tayong nakahilata na lang tayo, napailalim na tayo dito sa kapangyarihan itong COVID na ito. Halos wala na tayong hope. Halos na wala na tayo ng pag-asa. Parang tinanggap na lang natin na, ganito na lang talaga ang buhay. Hanggang kailan kaya ito? Hindi na ito matatapos, at kahit na matapos ito, maghihirap ang mundo, etc., etc. Talagang nandun na tayo sa negative thinking. Wala na tayong inisip, kundi lahat ng kapangitan, lahat ng mga pupwedeng mangyaring hindi maganda, pinakyaw na natin lahat. At ang inaasahan na lang natin mula sa habag ng Diyos ay barya-barya. Katulad po ng lumpong ito, para pong pagtumingin tayo sa Lord ngayon, para bang, okay na Lord, kahit ganito lang. Okay na Lord, kahit ganito lang. Totoo po yun, nasa ilalim tayo ng habag ng Lord. Opo, hindi po tayo pwedeng mag-demand. Pero pwede po tayong umasa. Pwede po tayong magturo, turuan ang ating puso na mag-expect ng mabuti at malaking bagay mula sa Lord, dahil siya po ay Diyos ng kabutihan at Diyos na malaki, kaya pwede siyang gumawa ng malalaking bagay na hindi kayang isipin ng ating isip. Hindi po ba lagi po nating naririnig Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things na hindi mo pa alam. Ang sabi ng Efeso 3:20, ang Diyos ay pwedeng magbigay sa iyo beyond, higit sa kaya mong isipin, beyond all you could ever ask, beyond all you could ever think of, all you could ever perceive in your mind, all you could ever pray for. God is able to do more than those things. Hallelujah. Kaya po, bagama tayo po ay nag-a-adjust dito po sa situation ng COVID-19, at para pong tayo po ay alipin na lang ang mga balita at kung ano-ano ang mga developments or naririnig natin, panatilihin natin ang pag-asa. Panatilihin natin ang pananampalatayang ang Diyos ay nasa ibabaw pa rin ng ating sitwasyon, nasa ibabaw pa rin ng buhay natin, at siya pa rin po ang may hawak ng history ng mundo. Dahil ang sabi nga po ng iba, kaya nga tinawag daw ng history, because it is actually His story. Amen. Ang kasaysayan ng mundo ay hindi po lumagpas sa hawak ng Diyos. Hindi po bumagsak sa kamay ng Diyos. Hindi po. Nasa kamay pa rin ng Panginoon ng lahat ng bagay. At kung tayo man po ngayon ay tanungin ng Lord, ano ang gusto mo? Pag may nakita tayong opportunity, huwag nating limitahan. Walang boundaries, walang bounds ang kapangyarihan ng Lord. Walang limit ang kapangyarihan ng Diyos. Luke 1:37 says, all things are possible with God. Mark 9:23 says, if you can believe, all things are possible to those who believe. Tingnan niyo po itong lumpo. Lumpo siya mula nung bata pa siya, kaya nasanay na lang siya sa kanyang sitwasyon. Na tuwing may nakikita siyang dumadaan sa kanya, barya-barya lang tinatanggap niya. Dahil nasanay na siya, akala niya barya din lang tatanggapin niya kila Pedro at Juan. Huwag tayong masanay sa gawa ng kaaway na puro pangit. Huwag nating sanayin, huwag nating tanggapin hanggang dito lang. Dahil nananampalataya po ako at sabayan niyo po ako sa pananampalatayang ito. Pagkatapos itong COVID-19 na ito, maraming gagawin ng Panginoon na higit sa inaasahan natin, higit sa hinihingi natin, at higit sa kaya nating isipin. Hallelujah. At kayo po na may mga pamilya na dumadaan sa pagsubok, this is the word for you today. Lahat ng kayang ibigay ng langit sa inyo, kapag kayo po ay meron pong
pananampalataya, kaya pong gawin ng Diyos sa inyo ang pwedeng gawin ng langit. Silver and gold I have none, sabi po nitong si Juan at si Pedro. Wala sila, sabi nila, wala kami. Wala kaming silver, wala kaming gold, pero meron kaming tinanggap mula sa Panginoon. Ang kapangyarihan, ang presensya, ang pagmamahal, ang comfort ng Holy Spirit na nasa atin mula nung tinanggap natin si Jesus sa ating puso. Ito po ang magsusustain sa atin. Ito po ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya rise up! Tumindig tayo, tumayo tayo. Kung tayo po ay nanlulupay-pay na, wala nang katapusan itong COVID, Lord, kailan ba ang iba na halos masiraan na ng ulo, ang iba po ay gusto na mag-commit ng suicide because this is just way too much for them to understand. A lot of people cannot even understand. Ano ba itong COVID-19? Napaka-grabe naman itong virus na ito. Paano ba ito mamamatay? Grabe naman ang pananalanta nito. Grabe naman ang pag patay nito. Grabe naman ang ginawa nito sa mga pamilya, na kahit na yung mga patient, saan ka makakahanap ng napakasamang sakit na hanggang sa dulo ng hininga ng pasyente na binibiktima nito ay hindi siya pwedeng lapitan, hindi siya pwedeng yakapin ng loved ones niya. Sobrang gawa ng kasamaan. Pero po, may panahon ng Diyos dahil lahat ng ito ay nasa ilalim lang po ng kanyang kapahintulutan na maaaring may tinuturo lang po siya sa atin. Maaring meron po siyang gustong sabihin sa buong mundo. Pero huwag tayong masanay na hanggang ganun na lang tayo. Dahil hindi na po ito magtatagal, malapit na po. Ang Lord po ang nakakaalam kung kailan yon. Hindi ko po sinasabing 1 month, 2 months na lang. Sinasabi ko lang po, let us maintain habang hinihintay natin ang pagtatapos nitong COVID-19. Let us maintain that sense of expectation, that excitement sa susunod na gagawin ng Lord sa atin at sa pamilya natin. At kung ano man ang pinagdadaanan ng pamilya mo, take hope, take faith. Umasa tayo sa Lord. He will not stop doing good sa iyo at sa pamilya mo. Praise God. Let us pray. Salamat Panginoon sa paalala, Lord, na hindi ka namin dapat maliitin. Hindi namin dapat i-underestimate ang kakayahan mo. At kung kami man, Panginoon, ay parang nasanay na nito mga pangyayaring ganito, Lord, na parang alipin kami nitong COVID-19. Lord, forgive us dahil ikaw ang dapat na tinitingnan namin at ang iyong kapangyarihan ang dapat naming minememorize. Lord, dahil ikaw ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. At sa hapong ito, Panginoon, amin pong dinidedicate sa inyo ang aming pamilya, ang aming simbahan, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga relatives, ang aming mga kaibigan, ang aming employers, at lahat ng taong konektado sa amin. Father in heaven, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, we rededicate all these people sa inyo, Panginoon. At umaasa kami na hindi niyo po kami pababayaan, hindi niyo po sila pababayaan. At sama-sama, Panginoon, na ma-enjoy namin, Panginoon, ang muling pagbubukang liwayway ng kasaysayan pagkatapos itong COVID-19 na ito. And we will arise and we will walk, leaping and praising God sa pagdating ng panahon na yun na ikaw, Panginoon, minsan pa, Lord God, ang magpapakita ng iyong napakalaking kapangyarihan. At kahit ngayon sa kasalukuyang ito, bagamat ang iniisip ng mga tao ay parang ang COVID ang namamayagpag, ang totoo, Panginoon, ito po ay nasa inyo lamang kapahintulutan dahil meron kayong ginagawa. Salamat po, Ama, dahil marami kaming inaasahan, Panginoon, ng mga himala. At alam namin na ito po ay gagawin ninyo sa lahat ng nagtitiwala. Father, we thank you, Lord. We give you glory. We give you praise. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. So yun lang po ang sharing natin today. I'm hoping po na na-enjoy natin ang ating pong pag-aaral ng gawa 3 mula 1 hanggang 9, Acts chapter 3 verses 1-9. Yan po ang ating inaral today. So yun lamang po. Until tomorrow, ito po si Pastor Redech. I will keep you in my thoughts. I will keep you in my prayers. As I keep you in my heart, the Lord loves you so much po.